Yun. So guys, nandito tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. At mismong BLC Kawasaki store tayo ngayon. Yan. So ito yung mga big bikes na available dito sa BLC Kawasaki, San Jose del Monte, Bulacan. So makikita ninyo yung Dominar 400 UG or tinatawag nilang upgraded. Ibig sabihin ng UG is upgraded. So kung papansin nyo guys, karamihan sa mga available big bikes nila dito ay itong Dominar. Ito pong motor na nakikita ninyo ngayon ay isang 4-stroke, double overhead cam, single cylinder. Sa pagkakalam ko po, ito ay gawa sa India. Sa tulong po ng Kawasaki ay nakarating po dito sa Pilipinas ang mga unit na to. At ito po yung available natin, matte black. Sa napakamurang halaga, mamaya sabihin ko sa inyo kung magkano yung halaga ng kanilang big bike dito. Sa napakamurang halaga, magkakaroon ka na ng isang expressway legal motorcycle. So yung mga nagbabalak dyan, bilang isang rider, lahat tayo gustong ma-experience yung pagdaan natin sa mga expressway na yan gamit ang isang legal expressway motorcycle na katulad nga nitong Dominar UG400cc. So maliban po dyan, ang kanya pong maximum power ay 40 horsepower at 8,600 RPM. Maliban dyan, meron din tayong 36 Nm of torque at 6,500 RPM. Ang kanya pong transmission ay 6-speed gearbox. So meron siyang 6-ta, hanggang 6-ta po siya. At ang kanyang fuel tank, makikita nyo naman, napaka-brusko ng dating. Ito po ay may fuel tank capacity na 13 liters. So hindi to basta-basta mauubusan ng gasolina. At ang kanyang cooling system ay liquid-cooled. So as you can see guys, ang stance po nito ay isang sports touring bike. Meron siyang 373cc. At ito po ay ginagamitin ng DTSI engine. Meron din po siyang dual spring mono suspension. Ito po yung kanyang suspension, rear suspension. Napakalaki po ng kanyang suspension sa likod. Maliban dyan, isa pa sa mga key features na meron dito, ito po ay may anti-lock braking system. So ang anti-lock braking system po natin ay dalawa, hindi lang po sa harap. Meron din po siya sa likod. Ito po yung harap niya. So napakakapal talaga ng disc brake niya. So isa sa mga nagugustuhan ko talaga guys, sa isang mapa underbone man yan, mapa backbone or big bike man yan, is yung kapal, yung looks ng kanyang disc brake, as well as yung caliper na ginamitan ng Vibre na sinamahan ng dual piston sa harapan. So yun po yung isa sa mga highlights ng Kawasaki Dominar UG400cc na to. Front saka rear, parehas po silang naka ABS. At isa pa sa mga key features ng motor na to ay meron siyang split reverse LCD display. So yung typical na nakikita nating display or yung instrument panel na makikita natin sa ibabaw ng kanyang headlight ay ito. Medyo maliit lang po siya pero napakadami ng impormasyon na makikita natin sa display na yan. At bakit po tinawag na split reverse LCD display? So maliban po kasi sa display na makikita natin or sa instrument panel na yan, meron po siya dito sa may ibabaw ng kanyang tank. So ito pong Kawasaki ay isa po sa mga top-selling big bike brand in the Philippines, Dominar 400 UG. Ito, isa sa nagustuhan ko rin dito at tiyak na magugustuhan din to ng ibang mga motorcycle enthusiast natin, meron na po siyang slipper clutch. So ginagamitan na po siya ng slipper clutch, wala pong problema sa pag-downshift natin. Isa sa mga teknolohiya or technology na ina-adapt ngayon ng mga motorcycle. At ito rin po ay ginagamitan ng fuel injection. Ang frame type po niya ay isang beam type perimeter frame na kung saan nakikita ninyo napakaganda ng kanyang frame. So talagang maskuladong. Ang front suspension po ng isang Dominar UG400 ay ginagamitan ng isang telescopic 43mm forks. Ito po siya, napakalaki guys. Kahit sumemplang ka siguro, wag naman sana, hindi siya basta-basta tutukod. At ito po ay isang inverted, upside down, telescopic fork suspension. 43mm po yan. Para naman po sa likod, meron siyang multi-step adjustable monoshock with nitrox po. Itong nakikita ninyo na to. Ito. Yeah, itong tinuturo ko na to. With nitrox po siya. Pwede siyang babaan, pwede siyang taasan. So, depende sa pangangailangan ng isang rider. So, multi-step adjustable monoshock po para sa kanyang rear suspension at isang inverted telescopic 43mm forks or inverted upside down po siya.
So ito, karamihan sa mga nagtatanong, kaya ko ba yan? Ito ba ay magaan? Ito ba ay mabigat? So para po sa kalamaran lahat, ito po ay may wet weight, including the oil and fuel. Meron siyang 193 kilograms. No, compare po dun sa kanyang unang version na 182 kilograms lang. So nadagdagan po siya ng almost 10 kilograms. Dahil po yan syempre sa mga upgrades na ginawa ni Kawasaki Dominar. So hindi naman po siya ganun kabigat. Tama-tama lang po siya, saktong-sakto lang siya. Saka guys, no, kapag nagmamotor naman kayo, nawawala naman yung ano, yung bigat kapag umaandar na kayo. So at saka syempre nasa ano lang din niya, nasa rider kung paano niya i-handle yung bigat ng isang big bike. Ang kanyang overall dimension, yan isa rin sa mga tanungin talaga ng mga subscriber natin, yung mga nanonood sa atin. Yung kanyang overall dimension po ay meron po siyang 2,156mm by 813mm by 1,112mm. Yan po yung kanyang length, width, and height. At ito na nga po yung kanyang seat height. Yung kanyang seat height po ay meron siyang 813mm. So kung ang susukatin po natin ang distance natin dito mula sa malapad na upuan na to hanggang sa ground, meron siyang 813mm. So ang kanyang wheelbase naman po ay 1,453mm, samantalang ang kanyang minimum ground clearance ay 157mm. Isa sa pinaka nagustuhan talaga ng mga Pilipino or kahit sa mga ibang mga rider natin sa buong mundo na meron ng Kawasaki Dominar UG400. So napakaganda ng kanyang exhaust system. Dalawa po siya, ayan, sa taas. Ito naman sa baba. So talagang siguro pagka ano to, no, pagka umanda na to, dumadaguntong talaga. Although ito po ay isang single cylinder vehicle or motorcycle, so ramdam po natin yung kanyang vibration. Yung vibrate kasi nga ito po ay isang single cylinder vehicle. So isa lang po yung piston na gumagana sa kanya, hindi may iwasan na magkaroon siya ng mga vibration. Katulad po ng dala natin nung nakaraan, isang Royal Enfield 500cc, single cylinder lang po din po siya. Kung mapapansin nyo po sa video na yon, ay ramdam na ramdam ko po yung vibration sa kanyang handlebar sa buong motor. For safety purposes, naglagay na talaga sila ng crash guard para in case na ma-aksidente tayo, wag naman sana. Protektado yung ating fairings, yung ating makina pagdating sa mga semplang-semplang na yan. So, ingat-ingat lang tayo. So, meron tayong crash guard. At ito, isa pa, meron tayong napakagandang belly pan. At meron din silang tank pad. Yan. So, isa lang, dito lang sa may gitna. At yung kanya pong makina, yung kanyang engine, yung kanyang block, yung pinaka-machine ng motor na to ay nakamount sa isang solid perimeter frame na nakikita ninyo ngayon. Ay grabe, napakaganda ng kanyang frame, napakatibay, at hindi basta-basta yan bibigay guys, no, kahit anong bigat pa natin. Ito po ay isang solid perimeter frame. So dito naman tayo banda sa kanyang upuan, meron siyang 2 pieces na seat para po sa ano natin, sa OBR natin. Ito po yon, yan. So napakalapad din, so pansinin niyo yung kamay ko. Yan. So, malapad po yung kanyang ano, no, pillion seat para sa kanyang OBR. At syempre, dito naman po sa driver seat. Yan. So, napaka lapad din po. Although, hindi siya ganun kalambot. So, for sure, namomodify naman to ng ilang mga motor shop. So, po, pwede po nating bilan siya ng mga aftermarket na parts. Pero, para sa akin, goods na to. Kasi, ano naman eh, hindi naman ginawa ng Kawasaki yan para palitan ng mga riders, syempre. So, preference na lang po yan ng mga riders kung anong gusto nilang klase ng upuan. So, ginagamitan din po ito ng LED. Lahat po ng mga ilaw dito ay LED na. So, mapa-headlight man siya, sa signal light man siya. Ayan yung signal light natin, kabilaan. Napaka-sungit ng ano natin, no? Ng signal light. Talagang, ano siya, no? Kapansin-pansin. At pati yung kanyang tail light. So, ito yung tail light. So, yung tail light niya ay parang dalawang ano, no? Vertical lines na magkasama para sa kanyang tail light. LED na rin po siya, ayan. At maliban doon, ito pa. So meron tayong visor na medyo maliit lang naman para sa windscreen natin. So yung iba ginagawa nila dyan, ina-upgrade nila aftermarket. So naglalagay sila ng mas mataas. Pero para sa akin, okay na yan. So saktong-sakto na yan dyan. Kasi yung iba medyo ano lang, masaselan sila pagdating sa hangin. Pagka naka-attack position sila sa pagdadrive. Eh, gusto nila yung hangin talagang nahaharangan talaga para mas maging maayos yung pagtakbo ng kanilang motor. At hindi sila tinatamaan
ng hangin, ng malakas na hangin. Lalo na sa mga ano, sa expressway, kung dadaan ka at sa top speed mo to. So, mas okay din naman yung may visor, windscreen, yung hangin na babawasan sa pagtama sa rider natin. At isa pa, ito, sa mga in-upgrade talaga ng ano rito, Kawasaki, yung kanyang side stand. Meron siyang kill switch or nag-ano siya, nag-engine off siya kapag ka naka-side stand. So, ito yung side stand. Side stand pa lang, guys. Makikita mo yung pagiging solido ng motor na to. Makikita nyo, napaka-angas talaga, napaka-tindi ng ano, na pagkakagawa nila sa bawat parts ng motor na to. So, ito pa, meron siyang side reflectorized fender. So, ito yan. Left and right po yan. So, meron siyang reflectorized fender dito sa gilid na red. And, syempre, dahil ito ay isang big bike, so hindi mawawala yung kanyang fan, engine fan. At ang kanyang estimated na fuel consumption ay 23 to 25 kilometers per liter. So hindi na masama para sa isang big bike, para sa isang legal expressway big bike. At para naman po sa kanyang gulong, sa kanyang tire, meron tayong sukat na 110x70x17 ng kanyang front tire. At para naman po sa kanyang rear tire, meron siyang 150x60x17 na gulong, no, para sa kanyang likod. So napakalaki po at napakaganda po ng kanyang mags wheel. So, isa pa po sa mga in-upgrade po ng Dominar UG na 400cc na to ay yung kanyang, ito, yung tinuturo ko na yan, yung kanya pong handlebar. Meron na po siyang extender, lifted na po siya. So, kaya yung magiging position mo rito ay upright position. So, siguro meron tong 1.5 inches, no, na inangat nila. Ito, yeah, inangat nila yan. Kaya medyo may pagka-sports touring bike na rin siya kung tutuusin. So, ito talaga, guys, nagustuhan ko rin sa Dominar na to, yung kanyang side mirror. Napaka-elegante ng side mirror niya. So, hindi siya basta-basta lang na side mirror na nakikita natin sa mga ibang big bike. So, ito, pulidong-pulido po talaga. Medyo may pagka-aerodynamics din siya kasi meron siyang awang dito, may buta siya dito na kung saan hindi mahaharangan nitong stem ng side mirror natin yung hangin dahil makapal nga siya. So meron siyang gap dito sa gitna. Ayan. So at napakaganda, ayun oh, kita pa ako sa salamin, no. At napakaganda ng kanyang yung size ng kanyang side mirror. Maganda talaga siya. Bagay na bagay sa pagiging masculine, pagiging brusko ng motor na Dominar na to. So, napakaganda ng kanyang headlight. Full LED na po siya lahat. At yung kanyang visor ay bagay na bagay rin para sa kanyang mukha. Yun, so para naman po malaman ninyo kung okay pa, kung goods pa yung cooling system ng isang Dominar, so meron po tayong gauge dito. Meron pong minimum, may maximum. So napaka-importante po ng ano natin, cooling system na yun, no, para po yan sa ating makina, para hindi siya nag-overheat. Maliban po dyan, sa side na to, makikita rin natin yung kanyang oil window. So ito po yung kanyang oil window, mamonitor natin kung may langis pa siya, kung sobra sa langis, kung kulang sa langis, or kung talagang ubus na yung langis. So wag po nating hayaang mawala yung langis, maubos yung langis kasi masisira po yung napakagandang itsura ng ating makina. So maliban dyan, meron tayong oil cup dito. Ayan, so kung abang tinitingnan ko, guys, yung makina, eto kasing gusto ko sa isang motor, yung walang puwang. No, walang puwang, walang bakante. Pag sinuot mo yung kamay mo dyan, hindi ka kasya. So eto yung gusto ko, solid. Solid talaga, guys. Makikita ninyo, walang space. So eto, solid talaga siya. So lahat ng parts ng motor na to, talagang nakamount sa kanyang napakagandang frame. So etong matibay na frame na to. So napaka-solid. Napaka-solid niya tingnan. Ang disadvantage nga lang, guys, kapag ka nagka-problema, meron tayong mga piyesang dapat ayusin, tanggalin, so medyo mahirap. Pero okay lang yun, kasi part naman ng, ano yun, part ng pagmumotor. So medyo challenging nga lang yan, kasi yun, oh, napaka-sikip talaga nung ano, space na yan sa ilalim ng kanyang chassis, ng body niya. At punta naman tayo sa kanyang front fender. Ay, napakaganda, oh. So, guys, no, yung pagiging matte black niya lumabas talaga dahil sa napakaraming mga curves, daming mga angles na makikita sa fender na to. As well as sa kanyang body mismo, makikita ninyo yung mga lining. Although ito ay isang matte black, pero dahil sa design na ginawa dito ng Bajaj or Bajia, so lumabas yung pagiging maganda ng kanyang matte black dahil sa mga linings na yan. Yan, yung mga linings na yan, no. So, pag nagre-reflect yung ilaw, so, ma-identify mo na may edges, na may corners. At pagdating naman sa likod, so, ang ganda ng lagayan din ng plate.
So meron siyang parang ilaw. O tama, meron nga siyang LED na may kaliitan lang. Ayan, so eto, meron siyang maliit na LED lights para maliwanagan yung ating plate mismo dito. Aside from that, meron tayong reflectorized dito rin sa may ilalim ng plaka natin. Isa sa mga na-attract talaga ako sa mga mapaano man yan, backbone, underbone, lalo na sa mga big bikes, ay yung kanyang sprocket. Napakaganda ng sprocket. Sobrang laki talaga. Bagay na bagay talaga sa kanya kasi nga malaki yung mugs niya, malaki yung gulong niya, malaki yung makina, malaki yung body. So overall, pasok na pasok. Napakaganda ng kanyang build para sa akin. Hindi mo natin masabing perfect kasi meron din siya siyempre mga downsides. May mga negative sides din ito. Depende kasi yan sa preference ng mga riders. So hindi mo natin masabing 100% perfect ito. Pero para sa akin, ano na to? Sulit na to sa napakamurang halaga na nabanggit natin kanina. At tingnan natin yung swing arm. Sa pagkakaalam ko, sa pagkakatanda ko, ito ay isang solid double-sided swing arm. Ayan o. So kabilaan po yan ha. Pati yung busina. Ito, stock lang yung busina siyempre. At ito, finally, no, dito tayo sa kanyang pinaka-handlebar. So, ang mga makikita natin dito sa kanyang right handlebar ay yung kanyang unang-una, itong pula na to, kill switch, on-off para sa kanyang headlight. Of course, yung engine start or push button para sa kanyang engine start. Throttle, ito yung throttle. So, try natin, no? Throttle, napakaganda. It's very, rin siya, oh. Very responsive, no? Konti piga mo pa lang, sigurado ako hahatakin ka na ito dahil sa lakas ng kanyang torque. At yung kanyang brake lever. So ayan, ganito yung gusto kong mga ganito yung gusto kong mga play or clearance ng mga brake. Pag piniga mo, hindi pa siya ganong kakapit. Parang medyo mga malalaro-laro mo pa siya. At syempre sa handlebar din, nakakabit yung kanyang side mirror para sa kanan. At punta naman tayo sa handlebar dito sa kaliwa. Meron siyang high and low turning light switch na to. Ito, ayan. Yung horn, syempre. At sa pagkakalang ko, may passing light. Ayun. So, may passing light din siya. So, yung kanyang susian naman, ito. Napakasimple lang. Yun. So, again, nandito tayo ngayon sa Kawasaki. Sa lahat po ng mga gusto mag-avail ng gantong klaseng unit, lalong-lalo na po itong Kawasaki Dominar UG 400cc. So, pwede po kayong bumisita dito mismo sa kanilang store, BLC Kawasaki, dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, no? Ayan, kita nyo sa likod. Kawasaki. Ayan. So, puro Kawasaki motorcycle po yung makikita natin dito. At magsasawa ka talaga, oh. Ang daming motorcyclo. So marami rin sila mga previs to. Or binibenta rin nila yung mga damit, mga jersey, helmet, at kung ano-ano pang mga parts ng isang motor. Bumisita po kayo dito sa BLC Kawasaki, San Jose del Monte, Bulacan. Malapit po ito sa boundary ng North Sagaray, Bulacan. So halos magkadugtong lang po sila. Hanggang dito lang muna. Dito ko natatapusin yung vlog natin ngayon para sa araw na ito. Isang Kawasaki Dominar UG 400cc. Hanggang dito na lang muna. Kita tayo sa susunod. At tulad na lagi ko sinasabi, ride safe and God bless.